Wala na pong hintayin paano para pumasok. At kung sakali man sila ipapasok, alam nila yung pintuan. Amen? Amen? Amen! Pakisahin mo sa katabi. Amen. Kapatid, pagkinig ka ngayon, dahil ang pag-uusapan natin ngayon, ay napaka-importante. Tandaan mo yan. Pag-ibig mo namin. Panginoon, salamat. Hallelujah, Lord. Salamat, pinupuri ka namin. Mahal po namin kayo, Panginoon. Hindi pa po namin ma-express, Panginoon, ng ganun, Diyos, yung pagmamalasahing puso. Pero Lord, sasabi po natin, Panginoon, mahal po namin kayo. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. At nais po namin patuloy na masulot ang kalooban. May pahayang katotohanan, mabuksan ng kaisipan ng bawat tao na makakarinig salita. Nang sa ganun, matanggap nila. Matanggap namin kung ano yung pinaka-importante, pinaka-nanais mo, nanais mong matanggap namin. Kung ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa magsisimula, lilinawin ko po ulit, baka pwede pong pumasok po tayo lahat. Amen. Mayroon po naman sa loob. Na-observan ko po kasi pag nasa labas po tayo, maraming distraction. Marami pong distraction, mga kapatid. Sa ano nga sa arte, di ba? Nagagawa po natin magtsaga ng... Ay, iwan ko po, kung sa MRD po ay mainit pa, doon sa mga lugar na pinupuntahan po natin, nagbabayad natin lahat-lahat, nagagawa po natin magtsaga. Amen. 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 Hallelujah. Pasensya na po kayo kasi, kaya, lalo ko po sa inyo, kasi gaano kahalaga yung ating pag-uusapan. Amen. Amen. Aminin ko po, pag ako po lumalabas sa labas, maraming distraction. So, hayaan po natin, nakapwede naman tayong umupo sa hig. At maging paraan ito, para tayo, lahat po tayo talaga mag-pray na ng mas malaking lugar. Amen. Amen. Baka hindi po tayo nagpipray ng ano dahil okay pa naman, may option pa naman. Hallelujah. Amen. So nasa loob na ba lahat? Talagang hindi naman makasiksik. Hindi po, mayroon pa po sa harapan. Amen. So, sa ating punti mo lang, sino po nakakalam? So, since po ito yung... Sabi mo akong sa mga pag-uusapan, wala nagwet akong manamakita ang pinakamagandang pag-uusapan. Eto. Bakit? Dito po kasi hindi na natin magiging problema yung patungkol sa do sa mga review ka, di ba? Wala na pag-uusapan dito na kapatid, hindi kanya ng pananamit. Kapatid, hindi kanya ng gupit ng buhok. Dito, hindi na langit na pag-uusapan po natin. Amen! Hindi ka na mag-aalangan na baka masaktan si kapatid. Nasasabihin ko. Kaya nga wala rin po kumakita mas magandang langit. Christian destiny ay langit. Okay, sabi mo, sa kapatabi mo, sa langit ka pupunta. Sa langit ka pupunta. Baka iba po'y nag-aalangan pa. So dahil po yung langit pag-uusapan po natin, dahil langit po yung pag-uusapan po natin, tama lang po na dapat maging seryoso po tayo. Amen. Amen. Kasi pumasok ko habang pinanong po ito, ang ina po sa akin yung proseso na pagpunta sa langit. Sa mga marami na pong pinuntahan po natin o pagpupunta po tayo sa mga lugar,
lalo sa mga lalayong lugar, ano po ginagawa po natin? Nagkakaroon po tayo ng orientation. Tama ba? Sino sa food? Sino sa transport? Sino sa ano, di ba? Na ang purpose po natin is maging maayos. Hindi umalis ng sampo, nakabalik ay walo. Dahil nalunod na. Kung dito sa lupa, pag may pinupuntahan tayong lugar, meron tayong ginagawang orientation o proseso. Gaano pa kayo sa langit? At ito yung pag-uusapan po natin. Amen! Amen! Nandang ko po yung kanina habang binigipin ito sa aking kapatid. O kahapon, gagabi. O kagabi. Kinipin ito sa akin yung pinuntadag doon at ikahapon na. Ito po yung mga collection ng mga magagandang sasakyan. At wow! Oh wow! Kaya nga po sabi ko po, habang hindi ko lang sinasabi sa kanya, para yung puso ko nanginayang na hindi ako nakasama. Pero sa akin ang Bible, ito na ako. Daw na langit na pinag-uusapan ay lugar na kung saan yung kagandahan ay hindi pa nga sumasage. Wow. Oh. Nakuha niyo ba ako doon? Kung yung mga ibang lugar na, na may mga nagsabi sa atin, napakaganda. Dahil sumagi na sa utak nila, yung interest natin ay gano'n na lang. Pero gaano pa itong langit? Pero tingnan po natin kasi kung dito nga sa lupa, kung may mga pinupuntahan tayong lugar, ay naglalagay tayo ng proseso. Sa langit din po ay may proseso. Amen. Salamat po sa ilan nag-amen. Amen. Amen. Hindi po ako galit ha. Ano po, mahal ko po kayo. Amen. Amen. Punta po tayo doon sa Unang Thessalonica chapter 4. Sila po ito mga kapatid at ano mas obvious yung mga 11:14-15. At hindi po ako, ako'y naiwala na ang Lord po ay mangungusap sa atin ngayon. Sabi po sa Unang Thessalonica chapter 4 verse 13, hanggang 18 lang po ito. Si Pablo po, sa mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong babaguhin din ng Diyos ang lahat ng namatay na ano raw, na nananalig kay Jesus upang isama sa kanya, upang isama sa kanya. 15. Itong aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagpalito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga pinuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya na tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang palain po ng Diyos, ang kayang salita. Verse 13. Kanina, hindi ko po na inaasahan na matuon po tayo sa ignorant. Bakit si Paul? Kung ayon po natin yung pinag-aaralan po natin, ang pinaka-buod o pinaka-ano po nito ay nais po ng Diyos. Sa pamagitan po ni Paul, ayaw ng Diyos na tayo po ay maging ignorante.
Ang sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging ignorante. Amen. Amen. Kala ko pag may pupuntahan, isa po sa mag-ano dito si Pastor Grace, sabi niya, di ba? Amen. Di ba, ang sarap naman yung pupuntahan, yung alam na alam yung ano, di ba? Kasi lalo po sa namang namumuno, ang hirap kung, di ba, yung, nasaan si ano? Di ba, anam tayong sasakyan, baka si ano, di ba? Pero kapag ano nun, di ba? Smooth dry na ano. So ayaw po ng Diyos na tayo po ay maging ignorante. At so, paano po natin maunawaan yung proseso sa pagpunta sa langit? Kailangan po natin malaman kung anong katotohanan. Sabi po sa John chapter 8 verse 32. So ano? Sabi po doon, mga kapatid na Ismala, John chapter 8 verse 32. Kapag nalaman daw natin ang katotohanan, lalaya tayo. Mawawala po tayo sa pagiging ignorante. Amen. 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 So paano daw yung gagawin? Ano paano yung proseso? Amen. Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging ignorante. Ayaw ng Diyos na maging katulad tayo ng mga taong walang pag-asa. Amen. Tayo po ba may pag-asa? Amen. Amen. So ayaw ng Diyos na tayo po ay matulad sa mga taong walang pag-asa. May nakikita ba kayong mga taong walang kapakapag-asa? Doon pa lang sa pagsasalita. Mararamdaman mo na walang kapag-asa. Pero tayo po, meron po tayong pag-asa. Bumalakpak po ang inaantok. Hallelujah. Dahil na. Hallelujah. Ako yung niwala at nalalak po yung paano si Paul nag-iingat na sa kanyang pangaral ay First Corinthians chapter 21 yung nagkamali. Ito sabi doon na sa kanyang pangaral, ingat na ingat siya na mawalang saysay yung pagkapako ni Kristo sa cross. Sino po yung naka-attend po ng pre-encounter? Amen! Aminin ko po sa inyo na ako'y nasa likod. Habang dinidemonstrate po ni Pastor Diego yung kung paano si Chris nakamo sa cross. Laglag po yung alcohol. Talaga hindi ko maano, talagang lalo kapag na-imagine ko yung ano naging ano sa akin, yung pag-iyak ba ay kahinaan? Minsan parang natin pag kalala ko yung sabi ni Pablo, maging ang ating speaker na nakaraan, nagbigay po siya ng kanyang mga, di ba, yung kanyang attitude, yung kanyang personalidad. Napay siya, pero may kit. Sama niya? Hindi kabaitan siya, pero pagdating nito may kit. Pag mga bagay na kailangan seryosohin, dapat seryosohin. Amen! Amen! Amen. Kung may mga bagay na dapat diinan, diinan. Amen. So, ayaw ng Diyos na tayo po ay maging ignorante sa ating kinatatayuan ngayon.
Amen. Yun po yung dapat po nating anuan. Ayaw ng Diyos tayo po ay maging ignorante. Amen. Amen. Yun po sa verse 13, nasabi po sa 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig sa Kanya upang isama sa Kanya. Gaano kahalaga yung pananampalataya? Dito, sabi po dito, yung mga namatay na nananalig sa Kanya. Kaya nga, meron ka bang alam, kamag-anak, kakilala, anak mo ba ito? Kaibigan mo ba ito? Sino man ito na alam mo na siya po ay naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Amen. At ito po yung magbibigay po sa atin ng buka-buka kaluwagan ng kalooban. Naalala ko tuloy yung aking parents kasi, yung aking tatay. Nasaksyan ko po siya hanggang sa mula doon sa hospital kung saan ito pong afali ko to na ay video nagkaroon ng nabulok yung kanyang likod. Sa kadahilanan, may mga kakulangan o what. Medyo malaki siya at dahil yung kanyang pinaghigaan ay yung sapit ay yung upholstery. Medyo mainit. At medyo malaki siya, hindi siya mai... So kadalasan nakaan siya. So ano talaga nung antenna siya dahil sa init? Dugo po ito. At ito yung sitwasyon na gusto mo ba na... At nung panahon na yon, sa magkapalit po kasi, ano ba? Masasabi ko na yung pagkaunawa doon sa kalooban ng Diyos ay ako po yung nakakaramdam noon. Pero ito po yung sabi nga, di ba? Napakaano na dahil alam ko at nakita ko sila kung paano sila nampalataya sa Diyos ay ako po yung naiibsan. Kaya kung kayo man may makamag-anak ba mahal sa buhay na ngayon ay namatay na. Sabi ng Lord, no? Bubuhayin sila. Sa ibang translation po ay natulog lang. Natulog. Kaya nga, anim natin para gigisingin lang sila pagbaba ng... Amen! Naikalis ba kayo? Amen! Hindi nata. Amen! Praise God! So, ganun po yung proseso, no? Hindi ko alam na, kaya nga napaka-excited siguro ito, no? Magbabanguna, siguro na, di ba? Akala kayo yung mga nito, mga basketball player, di ba? Pag lumalabas siya, pa isa-isa, di ba? Nakaabang kaya dun sa yung hinahangaan mo, di ba? Paglabas, di ba? Nagkakaroon live ako, di ko alam. Pero imagine po natin, no? Kasi ang sabi nito, magbabanguna sila, eh. Kaya, no, ya? Bulok pa kaya yung likod niya. Siyempre, hindi na. Ya? Pilay pa kaya siya. Siyempre, hindi na kasi. Kaya nga, ang sarap eh, no? Ang sarap nitong pinag-uusapan po natin dahil langit talaga. Absolutely, langit talaga ang pupuntahan po natin. Dahil naniwala po tayong si Jesus ay namatay at nabuhay ng muli. Bakit po? May mga grupo po kasi ngayon na hindi talaga sila niniwala na si Jesus ay minsan hindi namatay. Bakit kailangan po natin linawin? May mga grupo po na hindi sila niniwala na si Jesus talaga ay namatay. Ayon po sa kanila, tinangka si Jesus na patayin pero nakatakas. Kaya nga bakit nililinaw dito? Isa ka ba sa iniwala na si Jesus talaga ay namatay? Amen! At nabuhay na muli? Amen!
dahilan ito na ikaw ay muling babangon. Amen. So balik po tayo doon. Kaya yung mother ko, yung father ko, ito, mahal ko po sila. Pero hindi na po ako umiyak at hindi na po ako nagtangka na sumama doon sa hukay. Dahil maliwanag po sa akin, hindi na po ako ignorante. Amen! Amen! Sino ba yung gusto gumawa noon? Ako po yung mga napan, ako po yung lumate ng mga libingan eh. Di ba? Kaya yung pigilan, di ba? Pigilan ko siya. Baka tumalon, baka sumukan. Kaya sumukan nga natin, huwag natin pigilan, oh. Tingnan natin. Kung talaga itutuloy niya. Amen! Wala na pong ignorante dito. Amen! Amen! Hallelujah! So yun po yung proseso. May kamag-anak ka ba? Kaibigan ka ba? Mahal mo sa buhay? Na ngayon ay... Di ba? Maging ano po sa atin, no? Darating ang panahon sila po ay... Okay. Marami po sa inyo ay... Punta po tayo. Sabi po doon sa 1 Pedro chapter 1 at pangalawang Pedro chapter 1 chapter 1 verse that chapter pangalawang Pedro chapter 1 verse 16. Pakinggan nyo kapatid. Sabi po kasi doon para maibsan po tayo lalo. Sabi po doon pagkado po mabasahin. Unang Pedro chapter 1, pangalawang Pedro chapter 1:16. Ano niyo po ba? Naunahan niyo po ako? Hallelujah, chapter 1. Hallelujah, chapter 1 verse 16. Kada ba ako? Pangalawang Pedro. Sabi po doon, 16. Ang ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kata lamang ng tao. So hindi po ito sabi-sabi, mga kapatid. Amen. Hindi ito sabi-sabi. Nasaksiyan namin ang kanyang kadakilaan ng ikagkalob sa kanya ng Diyos Ama ang karangal at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kapangkalwalatian ng langit. Ito ang pinakamahal kong anak, siya ang lubos ko kinalulugan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal. Ito po yung pangyayari na kung saan sila Pedro po ay kasama dito. Kaya sabi, malakas ang kanyang loob na dahil talagang nasaksihan po nila. Amen. Well, wala po tayo doon. Sabi ng Bible, mas mapalad sila ng mga nanampalataya bagamat hindi nila ako nakita. Amen. Salamat po sa isa ng amen. Parang napilitan pa. Amen. 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 Ang mga naubigil na. Hindi po ito haka-haka lang. Amen. Amen. Kaya tama lang pagtuunan po natin. Amen. 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 Oh, hallelujah. At yun po sabi sa 14, no? Sa 14, sa 15. Ito ang aral na tinangga, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta, ng Diyos bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Bubuhayin muna. So yun po yung proseso. Amen. Amen. So yung mga mahal po lang sa buhay, kakilala, kaibigan, na nanalig kay Jesus, mauna silang bubuhayin. Kung paano, I believe na ito po'y napaka
No? Amen. Ngayon, kung gusto yung nag-apura, at gusto yung ng... Pero yun po yung proseso. Hayaan po natin sila. No? Tapos yung pinagagawa sa kanila, Lord. Tayo po, hindi pa. Marami po tayong pinagagawa, marami ang pinagagawa, Lord. Kaya, gustoyin po natin. At habang buhay po tayo, amen, bumaba po tayo pa sa Panginoon. Yun po yung proseso. Bubuhayin daw muna yung mga namatay na nananali kay Kristo pagkatapos tayo mga buhay pa na nananali sa Kanya. Paano pong nangyari? Amen. Hindi ko masyadong ano, pero ako'y naniwala ng Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng kaunawaan na ganun po yung mangyayari sa darating ng panahon pag tayo po ay pupunta na po doon sa ating final destiny. Amen! Amen. Yung Christian destiny. Kung talagang ikaw ay naniwala kay Kristo Jesus na siya ay namatay at nabuhay ng ulit, absolute talaga, langit ka. Langit tayo. Amen. 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 So napakahalaga, napakahalaga po na dapat tayo po ay nagkakaunawaan. So hindi po ito sabi-sabi. Hindi po ito sabi-sabi sapagkat ito ay napatunayan ng napakaraming lipod ng Diyos. Kaya naman sila po ay malakas ang kaloob. May pangaral ang katotohanan patungkol po kay Jesus. Amen. Sa verse 18, hindi na po masyadong magpapakano. Sabi ko nga, akala ko nga ay alakala ko po ay maraming papapatuto doon sa kabutihan ng Diyos na nangyari po noong nakaraan. Sabi ko, akala ko ano lang, pero purihin ang Diyos. At least nabigyan talagang pagkakataon ng salita ng Panginoon. Amen. So, proseso po na pagpunta sa langit. Amen. Kung dito sa lupa, kung dito sa lupa ay may proseso sa mga binupuntahan natin para huwag po tayo maligaw at huwag po tayo mapunta kung saan, higit po sa langit, ang Diyos po ay nagbibigay ng proseso. So, yun po yung proseso, tayo po ay pupunta talaga sa langit. No doubt. Wala nang duda. Amen. Kung naniniwala ka, lalo po tayo, kakanta lahat, di ba lahat? Talagang alive ngayon, no? Amen. Linis na linis, no? Kaya walang ano, wala na ibang dapat po usapan. Dito ka na. Pero huwag muna, no? Huwag muna. Na, magparami muna tayo. Magparami po tayo. Nagpo-proceed po tayo ng katedral. Amen. Kristal. Sayang kasi kung pagkatapos maturuan, pagkatapos umaulamaan, biglang, di ba, kukunin ka ng Lord? I believe na hindi mo kung gagawin. Kung sakali man, ang Lord ang pahala doon. Amen! Amen! Excited ba kayo mapunta talaga sa langit? Amen! Dapat nakikita ito maging sa ating, di ba? Pagpunta sa church. Amen. Paano natin pinapakita? Actually, ito po kasi yung last na po natin. Sabi po kasi doon sa verse 18, kung pagkatapos ay din mo unawaan ito, mga bagay na ito, at sabi po talaga, at sabi po sa verse 18, sabi po nun, kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ibig sabihin, mag-aliwan. Totoo nga ba, nagiging kaaliwan tayo ng ating kapatiran? Ngayon, nandito pa tayo ngayon, di ba? Sabi ko, mag-aliwan. Nagiging kaaliwan ka ba doon sa kakwarto mo?
laging kaaliwang ka ba doon sa katrabaho mo? Kung ikaw ay asawa, laging kaaliwang ka ba doon sa asawa mo? Sa pagkakataon ko ito, nais ko pong kapatid. Ilan po natin kasi napakalaga po nito. Ikaw ba ay asawa? Kung nakita mo, naobserbahan mo, na hindi ka naging kaaliwan, na hindi ka naging kalakasan niya, pwede po natin ngayon kausapin. Kung ikaw ay ama, na hindi ka naging kaaliwan ng iyong anak, pwede po natin ngayon usapan. Pwede po tayong tumayo. At ito po yung sabi ko minsan sa aking anak. Anak, hindi ba ako naging kaaliwan sa'yo? Sayang, Diba? Kung halag sasama kayo, diba? Tapos hindi ka naging kaaliwan. Sino po yung naka... Diba nung nakunok yung nga dito? Nung magpatawag si Pastor Aloy. Hindi ko mapigil talaga ako iyak na iyak. Hindi po dahil sana eh. Alam ko kasi, kaya nga sabi ko, ito ba'y kahinaan? Gusto ko magbigay na noon. Kapagin si Pablo po kasi, sabi niya po sana doon sa 1 Corinthians chapter 4, chapter 4, 1 Corinthians chapter 4, chapter 4 verse simula po ko sa 18. Ito po kasing kwento ito ay maiwanan saglit ni Pablo yung kanyang napasimulan na ano po sa Corinthian. Sila po ay nagtalo-talo na kung sino ay nakapag-bautis po kanya. At sabi po rito ni Paul, sabi niya, nagmamatas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung tulupin ng Panginoon, ako'y papariyan sa lalong madaling panahon at titingnan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa. Sabi niya sa verse 21, anong gusto ninyo? Pumariyan akong may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinatnan? Anong salita? Ito ba yung kahinaan ba? Ito parang pag ako ba yung umiiyak sa harapan nila. Baka sabi niyo, baka isip sa inyo, ay, siguro ganito. Balikan ko po ang buhay, sabi nga, doon sa lugar namin, hindi ko pa para diyata sa sarili ko. Kung babalikan ko po, sa lugar po namin, may kinakataw ko na tao. At sabi niya, pag ito po ay may pag itinuro na yung taong yun, talagang, kasi nagpapadapak ito ng bahay. Lagi itong may... At nagkataon talaga na nagpanag po kami nito, sabi niya, gigibain ko yung bahay mo. At paka-straight to the point, sabi ko, sige, kung may karapatan ka, may katwiran kang gibain yung bahay ko, gawin mo. Noon po yun. Noon po yun, ha? Noon po yun. Binago na po ako ng Lord. Binago na po ako ng Lord. Kaya po nung ako'y nasa harapan, ako'y iyak ng iyak. Sino na ano kapag nakaano ka na, di ba, kainan ang sarap, di ba, agad-agad mo na alala yung pamilya mo. Amen. Amen. Sino ang hindi nakaramdam nun? Agad-agad, di ba, sana nandito si ano. Sana nandito si ano. Ako iyak na isa. Iyak ako ng iyak. Lalo sa mga okasyon na tulad, di ba nakapanghinayang yung mahal mo sa buhay ay wala doon.
Ngayon mga kapatid, sa mga napag-aralan po natin, magkaroon po tayo ngayon ng ano, ikaw ba ay naging encouragement doon sa asawa mo? Pwede po tayong tumayo. Pwede nating lapitan yung ating asawa ba yan? Kapatid ba yan? Hindi tayo na. Kapag sabi po dito, dapat tayo po ay nagpapalakasan. Amen. 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 Anak ka ba? Asawa ka ba? Ito po yung pagkakataon. Dahil sigurado po tayo ay pupunta sa langit dahil naniwala po tayo sa pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay niya muli. Pero ang tanong nga po, habang tayo ngayon ay narito ngayon, nagiging encouragement ba tayo? Nagiging encouragement ba tayo? Amen! Amen! Pwede po tayong tumayo bago po tayo mag-closing prayer. Pwede po natin lapitan. Wala yata ang nakalito. Amen. Pwede po tayong lumapit. No? Hallelujah. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon. No? Kung isa ka na iniwala. Hallelujah. Nang pinaka-destiny mo ay langit. At yung langit na hindi na pag-uusapan doon kung ano yung mga ibang katuruan. Hindi ka na mag-aalala, baka matisod si kapatid. Ang tanong nga lang ngayon, ngayon na narito ka pa sa mundo at naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, nagiging kalakasan ka ba? Nagiging encouragement ka ba sa kapatid niyan? Nagiging pagpapala ka ba? Amen. Pwede po tayong tumayo at hallelujah. Hallelujah. Lord po'y nangungusap. Kasusunod na buwan, iba po ang timpo po natin. Pero since po itong buwan na ito ay ang timpo natin ay langit. Amen. Pwede po natin lakitan kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sige po. Bago po tayo mag-closing prayer. Hallelujah. At pwede rin po, Panginoon, pwede rin lumapit kayo sa harapan para ipag-pray po kayo. Kung wala dito yung kapatid na yun, wala yung tao na naalam mo na hindi ka naging pagpapala sa kanya, pwede po tayong manalangin. Pwede po tayong panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pakipag-usap natin, sa mga mahal po natin sa buhay sa Pilipinas, ano po yung namamagitan ngayon? Nagsara ba kayo ng usapan? Nagdalit ang namagitan? Pwede po tayong manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Sige po, huwag po tayong mahiya. Hallelujah. Kung nahihiya man po kayo, amen. Pwede doon po kayo sa likod. Puntahan po natin kung yung asawa may nariyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Bilang tanda ng ating pagmamahal. Amen. Ang salita po ng Diyos ay nangungusap po sa atin. Nais ng Diyos po na tayo po ay maging pagpapala. Nais po ng Diyos na tayo maging kalakasan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
saan ka manaroon ngayon. Hallelujah. Pwede mong kausapin ang Panginoon. Ang Diyos ang nakakasaliksik na ang mga puso. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba. Yes, Jesus. Nananampalataya po kayo, Panginoon. Yung aming pinag-uusapan ay hindi ito kakahanan tao lang, Panginoon. Kundi ito, Panginoon, ay mula sa iyo, Diyos. Ang aming destiny, Panginoon, ay langit. Lugar na kung saan hindi na kami iyak, Panginoon. Hindi na kayo mag-aalala, Panginoon, sa aming mga kaibigan, o kamag-anak o mahal sa buhay, Panginoon. Dahil lugar na yung Panginoon ay lugar na kung saan ikaw na ang aming mga kapili. Ikaw na ang aming makasama, Panginoon. Wala nang hirap. O Diyos, salamat at kami po ay nanampalataya na habang kami naghihintay sa muling pagbabalik, ang ipinangako, Panginoon, iingatan mo kami. Babantayan mo kay Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na aming pinangahawakan. At kami po, Diyos, ay panatag aming kalooban na dumating ang panahon na iyon, Panginoon. Sigurado, Panginoon, kami po ay makakapiling o makakasama sa iyong kahirapan at dyan sa kalangitan. Na aming talagang inaasam-asam, Panginoon. Naranasan na po namin ang mundong ito, Panginoon. At tunay, Panginoon, iahangad po namin ang langit na pinangako. Langit na kung saan ikaw na ang aming kapili. Ikaw na ang aming kasama, Panginoon. At wala na kami ang gagawin, Panginoon, ay purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa mga ginagawa at gagawin sa amin. Kaya, Panginoon, purihin ka at nakilain ka. At ito po aming dalangin sa mga pangyayang pangalan ng aming Panginoon. Sa patnubay mo sa aming Banal Espiritu. Amen. Amen.